Pag pinanindigan mo mag-isa ka sa negosyo mo, hindi ka mag-grow. Lahat ng malalaking kumpanya na nakita natin nagtagumpay sa negosyo, hindi naman sila mag-isa. They have their beginning team. Sa simula pa lang, ito gagastos. Ganun talaga yung negosyo. Kaya nga kung zero, wala ka talagang pera, sabi ni Dunlop, do not start your business. Wala ka palang pera eh. Kasi gagastos talaga tayo sa negosyo natin. Okay? Dito ay maaf. This is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng ma-deliverers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mag-gusto mo mag-coach sa atin, advertise or to improve or you want to improve your business, message ka ng 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga. Alright, so paano nga ba mabilis na mapapaangat ang iyong negosyo? Sa mga nag-start o meron na existing business, kailangan natin yung term na mabilis. Ang isa sa kaaway natin actually sa buhay natin, hindi lang sa negosyo, yung time. Ayun yun yung isang na-realize ko ngayon at this point in my life because I started late. I started doing all these things in my life, changing my mindset and exploring to different areas. I diversify. So, nag-start ako 3 years ago lang and I regret na I started late. So ngayon, nag-ahabol tayo sa time because I'm already 46, turning 47 next month, okay? So napakalaga nung time. Pag sinabi mo yung business mo, Doc, may future na may business ko, kaya lang mga ilang years pa. Huwag tayong mag-rely dun sa gano'n na ilang years pa, maghintay lang tayo. Timing and everything. Hindi, merong kang magagawa because merong factors na kaya natin kontrolin. Sabi ko nga, there are 2 types of things in our life. One, yung kaya mong kontrolin, and the other one, yung hindi mo kayang kontrolin. If we can control things, ayan natin sila. But if we can control things, eh let's do something about it. Diba? Kasi kaya mo pala siya kontrolin eh. So there are 4 ways on how to control that speed. Yung pagbilis, pag-angat ng yung negosyo. Okay? So get your pen and your notebook, and of course your coffee. Mag-coffee tayo para po, mabagal ako magsalita kasi nabasok yung mga comment. So maraming nabibilis ang magsalita. Ba't Doc, simbilis mo naman magsalita eh. Okay, anyway, so bago tayo magsimula, paano mapabilis ang pag-angat ng yung negosyo, please subscribe sa aking second YouTube channel, I Can Change Project. So please type nyo po siya pagkayari, then panoorin yung video. It's a full English version. Hindi po ako yung nagsasalita niyan, hindi rin po ako nag-edit, but it's my channel. I conceptualize it kasi gusto kong ma-reach po yung ibang market. So gusto ko mga international naman ma-reach natin sa channel na yon. So it's the same concept about business, investment, changing your life, changing your mindset. So yun yung ating yun yung topic. So I heard someone who will do the voiceover and edit the video. Kasi marami po nagme-message sa atin actually, mga not Filipino. So hindi rin nila maintindihan. So, wala daw ba English version. So, kaya yun, nagawa po tayo. Okay? So, maraming salamat sa aking bagong team. Okay? Alright. So, I was watching kahapon. Nag-start ako Shark Tank sa Netflix. So, tapos na kasi tayo sa isang series. Yung isa naman, hindi natin natapos. So, ngayon, napakaganda nung Shark Tank talaga. Pang entrepreneur. Okay? So, kaka-start ko lang. Pero, ang dami ko nung natutunan. So, let me just share for na na binanggit nila. So, I think makakatulong to sa atin. Okay, sa lahat na nag-start mag-negosyo. So, the first is, meron kasi doon nag-present, ang sabi niya, 1 year na siya eh. 1 year na. Kaya lang, wala siyang, eto, beginning team. Alright, so, kaya hindi siguro, may potential na may business niya, kaya lang wala talaga siyang beginning team. So, it's important that, as you start your business, meron ka ng team. It's either, kahit isa lang yan, kahit dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, at least meron kang team. Sabi nga nung isa sa mga sharks, sabi niya, pwedeng hindi kasing husay mo, hindi kasing galing mo, at least 80%, pero at least you hire someone. Kasi iba pa din yung kayang gawin ng team. Pag mag-isa ka sa negosyo mo, ganito kasi senaryo. Pag mag-isa po tayo sa ating negosyo, number one, sobrang dami ng stress mo. Ikaw lahat nag-iintindi. Purchasing of raw materials, processing, inventory, selling, everything. Eh baka mamay isang araw, ala na, sa burnout na, sara mo na yung negosyo mo. Kaya nga ngayon si Aling Designer, kinuha na namin ng isang mag-a-assist sa kanya. Sobrang dami na rin ang nililista niya. So, meron na rin siyang maglilista sa kanya, meron na siyang nagde-deliver,
meron na isang nag-check, so something like that. Kasi, kasama talaga yun eh. Pag pinanindigan mo mag-isa ka sa negosyo mo, hindi ka mag-grow. Lahat ng malalaking kumpanya na nakita natin nagtagumpisa ng negosyo, hindi naman sila mag-isa. They have their beginning team. Sa simula pa lang, ito ang gagastos. Ganoon talaga yung negosyo. Kaya nga, kung zero, wala ka talagang pera, sabi ni Dunlop, do not start your business. Wala ka palang pera eh. Kasi gagastos talaga tayo sa negosyo natin. Okay? Doing it alone will stress. Will only stress you. Okay? And, meron lang, pag mag-isa ka, limited lang ang output mo. Limited lang ang productivity na pwede mong gawin. Hanggang dun lang ang kaya mong output. Kasi yun lang ang kaya mong gawin. You have only 24 hours. And you have that certain amount of energy only and enthusiasm. Energy plus enthusiasm, ayan ang kailangan natin sa negosyo natin. So you should have your beginning team. Nung nagsimula po ako, nag-isa ako nagko-conceptualize, pero kagad kumuha na ako ng tutulong sa akin kasi hindi ko kaya eh. So, alam nyo, would you believe ngayon, nandiyan dalawa kong full-time ngayon. Meron akong dalawang full-time employee ngayon. Nagdagdag ako. Then, dalawang tao yung gumagawa sa bago kong YouTube channel. Then, meron pa akong isang nag-e-edit. And meron po akong anim ngayon. That's doing all these things in my mind. Kasi ang daming pumapasok sa isipan ni Doc. So, you should have your beginning team. Okay? So, at least 2 employees. You can start 2 employees. Pwede namang di ganun kalaking sweldo. Kausapin mo sila. So, as a start, eto muna. Then, pag nag-grow, I'll give you commission. Something like that. Okay? So, you should have your beginning team. It's very important. Alam niyo, isa pang maganda sa beginning team, yung idea nila, di ba? Masishare nila sa'yo. Maging open ka rin doon. Minsan, meron akong team, Doc, baka pwedeng ganito. Lagyan natin ng ganito. Minsan, yung online course ko, hindi na ako nagko-conceptualize ng design, ng editing ng video. Sana eh? Sila na, yung team ko na, di ba? So, something like that. Okay, so second na pwede natin nakuha natin doon sa Shark Tank is, meron po kasi doon isang lalaki, sabi niya, you came here for money? Sabi niya, I did not come here for money. I came here for expertise. Kasi di ba mga expert sila Mark Cuban, yung mga nakaupo doon. He needs expertise. So, sa pagsisimula ng negosyo natin, sa mabilis na pag-angat ng negosyo natin, we need expert. That's it. That's the secret of that. Kailangan may expert kang kasama. Kailangan may napagtanungan ka. It can be your mentor. It can be a coach. Pwedeng hindi ako marami. Hindi ko naman kayo kaya lahat. Imagine ko lahat kayo coach. So, ano mangyayari sa akin? Diba? I also have my own business. So, ibig sabihin, you can ask someone. You can ask the help. So, pwede ka rin kumuha ng course on how to run. For example, you want to start a cafe, okay, or resto. So, kung ano may gusto mong naisip mong negosyo or online course or whatever. So, you can buy, may mga nabibili naman po ng mga courses, short-term courses about different skills. So, you can do that. Or you can hire someone who will mentor you, will coach you. Basta maganda, mahalaga. Meron kang may expertise. Hindi man ikaw mismo, at least meron kang kasamang team o nag-aral ka para doon. O meron kang nag-coach sa'yo for your expertise. Ayun yung mabilis. Kasi wala ka na magiging error eh. Kasi may expert ka na eh. Diba? You are expert on that field. May nagturo na sa'yo. Sabi niya na sa'yo, huwag mo nang gawin yan. It's a waste of time. It's a waste of money. It's a waste of energy. Pag may nagpapakot sa akin, eto na po gawin natin, huwag na po yan. So, eto na po dapat tayo mag-focus. Ito po siya kasi market na talaga yung target natin eh. Hindi na tayo nanguhula kung sino yung ano natin na tatamaan itong video. So, direct na po talaga tayo. Okay? So, you need expert on that field, on your business. Okay? Then, next na sinabi nila is, ito, galing is moto kay Mark Cuban. So, you should learn accounting, finance, and marketing. Para mabilis ang pag-angat ng iyong negosyo, kailangan mo yan. Kailangan mo na accounting, finance, and marketing. Kailangan natututunan mo yan as a start bilang magsisimula ng iyong negosyo. Kasi mayroon nung estudyante na 17 years old pa lang, sabi ni Mark Cuban, I'm out because I want you to continue your studies. Sabi niya, you can do that on net. Kasi pwede namang i-run ang business eh.
nag-aaral siya, di ba? Tapos, siya ayaw na nung bata na mag-aaral, eh, gusto ni Mark Cuban mag-aaral, you should learn, okay? Accounting, finance, and marketing. So, ano ba yung mga pagkakaiba niyan? So, ito po, nag-search tayo. So, tingnan natin una-una. Let's see, accounting. So, ang accounting po, bisa, ito kasi misa na yung sinasabi natin, okay lang, nagre-record ka sa accounting. No, unang-una, may dalawa pong characteristics ang accounting para magay tayo sa ating finances. Okay, so unang-una, it's a systematic, may system, may template na sinusunod. So, pwede naman tayo mag-download or you can have your software on how to do the accounting. Meron po siyang system, hindi ka lang basta naglagay ng expenses, ganito. Diba? Second, when you do accounting, there is interpretation. Yung data mo dapat ini-interpret mo. And when we say interpretation, you are giving meaning to that data. Para po siya research thesis. I used to be a thesis advisor a few years back. So, nag-advise ako sa lahat ng mga nag-thesis, MA, PhD. So, pag nandun kami sa chapter 4, that is presentation and interpretation of the data. So, ipipresent ang data, so, lagi yung sinasabi, dapat may, per table, sa baba, may interpretation. What is the meaning? Yun po ang ibig sabihin na interpretation. And that's the meaning of accounting. Anong meaning nito? Yung amount na to, bakit itong month na to, mas marami tayo expenses? What's the meaning? Ano meron sa month na yan? Or, itong month na to, wow, ang dami natin sales. Anong meron sa month na yan? Ah, kasi pasukan yan. Ah, kasi malapit na yung Christmas season. Ah, kasi ganito ang occasion, graduation. So, something like, you give interpretation. Kasi yung interpretation na yon, that will help you to improve your system. Or, misan naman, nakita mo, ba't ang laki nga ng sales natin, pero ang laki ng gastos? Di ba pwedeng malaki ang sales, pero konti lang ang gastos? That's a scalable business kasi. By the way, available pa rin tayo, how to start a scalable business. Ha? Pwede, meron tayong e-course yan. So, you're giving interpretation. Ini-interpret mo ang mga data na meron ka sa iyong negosyo. Misan, nag-i-stop na tayo sa recording eh. Tapos ala na eh. Dapat may meaning, okay? And next is, eto, sinabi uli ni Mark Cuban, okay? So, your competitive advantage, okay? The most important competitive advantage mo is knowledge. Tandaan natin yan. Ang competitive advantage po, para dun, para linawin lang natin, di ba marami kayong competitors, ba, selling of milk tea, okay, so lahat kayo nagbebenta ng milk tea. Ikaw as a business owner na isa sa mga milk teas na yan, dapat meron kang competitive advantage para magtagumpay ka sa competition. And the most important competitive advantage, according to Shark Tank, to Mark Cuban, is knowledge, kaalaman. Kaya dapat as business owner, hindi pwede nag-start ka ng negosyo, tapos nag-stop ka ng matuto. Tuloy-tuloy ang iyong pag-aaral. Tuloy-tuloy yung pag-attend na seminar, pag-attend na orientation, pagpunta sa mga conferences, pag-usap sa mga may knowledge na tao, panonood ng YouTube, pagbabasa. Tuloy-tuloy yan. You have to learn kasi yan ang iyong best weapon mo in the field or in the arena of competition. Mas may edge ka pag may alam ka. Tandaan niyo yan. Kaya totoo yung knowledge is power. Power talaga pag may knowledge ka. Kaya iangat mo yung sarili mo. Iiba mo. Magbasa ka pa rin. Do something that can enhance your learnings. Kung may mga free courses, kung may mga online courses, go grab those opportunity. Kapon, meron akong estudyante on how to rockstar your life. Sabi niya, Doc, okay pa rin ba na gagawa ako nito? Attend ako ng class on English, pero free naman. Sabi ko, go, grab it. Free na nga eh. Di ba? And as a business owner, kailangan mo ng more knowledge of English, communication, kasama yan sa atin, okay? So, gusto mong umangat ng mas mabilis ang iyong negosyo? Mabilis. Okay? Kung sila, 8 times 3 mo. Di ba, sabi nga ni Grant Cardone, 10x your business. Okay, so have your team. You have expertise, you should have expertise. Learn this accounting, napakalaga. And marketing pala, tuloy natin, limutan natin marketing. Ang marketing po, so you should learn also marketing. Napakalaga po niyan. So, ito po ang detalye na meaning ng marketing. Ha? So, ano yung mga kasama sa marketing? Research, promotion, sales, and selling and distribution. Research, dapat nagre-research ka sa clients mo. Kung ang kliyente mo estudyante, dyan sa paligid nyo, magkano ang pera niyan, magkano yung baon nila, dapat alam mo para alam mo yung presyo kasi sila yung bibili sa iyo eh, di ba?
So, you should know also promotion. Dapat, ano ba yung promotion, di ba? So, ang promotion po is creating your, ano, creating awareness or increasing the interest of your clients. Di ba? Kaya nga, marami nagpo-promote sa TV, sa mga different social media, it's promoting your products or services. You are creating interest. Okay? And this selling. Selling po yung, dapat may selling ha. Hindi pwedeng promotion lang. Increasing interest, wala namang nag-transact. Ang selling kasi is the transaction itself. Pag nagbayad na yung kliyente mo, okay? And the distribution of products and services, that's marketing, okay? So you need these important aspects and your knowledge is your best competitive advantage, alright? So, Doc, hindi ko alam paano yan. So, I can help you. Ibang mentor, pwede rin. So, meron din tayo isang nagko-coach din po, si Ma'am Joyce Yu. So, she's into marketing talaga. So, lagay na lang natin dyan ang YouTube channel ni Ma'am Joyce sa paligid. Message nyo ako, kung nagko-coach sa kanya, o you can message her, sabihin mo, deliver ka, okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula na ating buhay. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!